Hello everyone! Kamusta kayo? Naku, nakikita niyo siguro yung mata ko, no? Hindi yan. Eto, grabe, sobrang maga. When I woke up kaninang umaga, hindi ko alam kung bakit o ano yung nangyari dahil kaya may ano na siya. Pero, yeah. Tapos, the sad thing about it is, pagpasok ko kanina sa office, maaga ako umalis, pagpasok ko, nabangga yung sasakyan ko. Eh, hindi naman banggang-bangga, nasagian lang ako ng jeep kasi hindi ganun makakita itong kabila kong mata. Buti nga ngayon, medyo nakikita na yung mata ko. Kanina talagang, as in, swollen shut siya. Huh? But anyway, I am doing great. Ikaw ba? Kamusta ang araw mo? Well, is the news spread, no, na dito sa iba-ibang area, may mga nasa bubble pa rin and nasa MECQ. So, may mga curfew pa rin. Maraming ano ako. Actually, basta ako, ingat na lang. Trabaho. And then, kasi ako, I really believe that if ever, no, COVID man ako o kung ano man yung mangyari sa akin, it's God's will. I really believe that. Kasi there was sad news na ang daming narinig na yung wife ng isang pastor na matay, yung pastor din may sakit ngayon, no? So I hope that you could pray for him, Pastor Ricky Sartao. It's bakit nangyari itong mga gantong bagay? 'Di ba? Bakit ba nangyari ng gantong bagay? I was reading God's word, Jeremiah 29:11, kasi it's my life verse, no? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, ito ibang version to, eh. So basahin ko lang, no? Sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope." So, bakit kaya ganun? Bakit may COVID? Bakit yung mga mahal natin sa buhay tinatamaan? Ngayon, actually, palapit ng palapit yung tinatamaan ng COVID. No? Hindi natin alam. But one thing I could assure you is that God knows His plans for us. Regardless kung ano yan, He knows His plans for us. He wants us to prosper. Kahit nandito tayo sa mundo, gusto niya na pagpalain tayo. Hindi naman siya nag-ano na, sige, tsaka na kayo pagpapalaan, tsaka ako na kayo iaayos pag naghari na ako dyan, pag okay na, pagbalik ko, tsaka ako na kayo iaayos. No, hindi ganun. God wants us to prosper. Gusto niya tayong lahat ay makinabang. Even if nandito pa tayo sa mundong to, gusto niya maayos ang buhay natin. Now, the question is, bakit may mga gantong klaseng bagay? You know what? If you'd look at the way God may have planned this, ako hindi ko masasabi, no? But looking at it, bakit may COVID? Siguro para yung mga tao, medyo mabawasan na rin masyado yung paggagala, yung pagiging masyado lang na relax masyado, na hindi na nagbabantay sa kanilang mga health, no? O kaya, hindi, ito, don't take my word for it, no? Akin lang to, opinion ko lang to, no? And I'm not saying that this is God's plan, no? Because I don't know what God's plans are. But for me, no? Baka nga naman kaya inaalaw ng Diyos na mangyari ito para at least makapagpahinga ang mundo, na wala gano'ng masyadong mga pollution na, medyo mabawasan, no? Maraming reason. But most of us thinks of what's happening as evil. Evil cannot prosper if God will not allow it. Tandaan nyo to. You have a power in your life to have control over evil. If you have Jesus in your life. But if you don't, then that means that you have to have Jesus in your life first. Because Jesus already overcame the world. No? Kung ano, ito nangyari sa akin, may ano, okay lang. Bakit kaya nangyari? Hindi ko alam. Actually, hindi ko alam. Dahil siguro, para medyo, ano muna, dahil nung mga nakaraan, medyo busy, no? Medyo tensyonado, no? So ngayon, tandaan natin na ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa ikaka-prosper natin, ikakabuti natin, at ikakalago natin. That's why our series for this week is entitled, What is Your Plan? What is Your Purpose? Diba? Yun yung series na pinag-aaralan natin itong week na to. What is your purpose? Last week, we talked about our purpose is to hope. H is for heaven. We hope to go to heaven. O is for outcome. We hope for the best outcome to come. P is for peace. Dapat, sabi nga, no? Diba? Dapat, kung kaya natin, tayo na gumawa mismo ng peace. Kung hindi man tayo yung may kasalanan, tayo yung nasaktan. Hindi, tayo pa rin ang mauna, tayo pa rin ang humingi ng peace. Tayo pa rin ang gumawa ng tawag dito, action para, para
maging maayos ang lahat, no? And then letter E is eternal life. We hope for eternal life. That's why Jesus died on the cross for us, and so that we can have a hope of eternal life. Now today, we'll be talking about prosperity, or in other words, gains. God wants us to gain. Gusto niya lumago tayo, gusto niyang magkaginansya tayo. Bakit? If you remember the parable that Jesus said about the three managers or three types of stewards, no? Stewards. Yung isa is yung ano, he gave 5 talents. Yung isa binigyan ng 3, yung isa binigyan ng 1. No? And yung, ay, 3, 2 pala. Tapos, yung isa, itinago lang niya. Yung 2, in-invest nila. So, sila, na-manage nila ng todo kung ano yung para sa kanila. You see, in that way, he wants to gain. Tayo. Kung titingnan natin at babasahin natin ang mga verses sa Bible, a lot of people, Job was blessed by God. Gusto ng Diyos, i-bless tayong mga Kristiyano. I-bless niya tayo lahat. Kasi, ano ba purpose ng pagpapakamatay ni Jesus kung ganun din naman nahirap tayo, di ba? Jesus died on the cross. That's the ultimate sacrifice. Kung nagawa nga niya yun, kung binigay nga niya ang bugtong na anak niya para sa atin, yung pakayang ikabubuti natin din niya maibigay. So, our series for this week will be about gains. Okay? And G, first word of gains stands for good health. Okay? So, God wants us to have good health. Before we read our verse today, it's found in John, 3 John 1:2. No? 3 John verse 2. Okay. Before I read God's word, let's pray muna. Father in heaven, we praise and thank you for this day. Salamat Panginoon at medyo na-lift na po yung MECQ naman ngayon. Hindi po namin maintindihan kung ano pong purpose, but Lord, we will just submit to our government. And Lord, help us to go through this well. Alam ko po Lord, ang dami na ngayon na may mga agam-agam, magalit na sa gobyerno, kung ano-ano na po nasasabi, but Lord, you are still in control. Regardless kung what the outcome is, you know what's best and you know what the outcome will be. At alam niyo po kung anong mga plano niyo para sa amin. Lord, we submit to your plans. Lord, whatever it is that's hindering us from reading your word and from studying your word, Lord God, at para maintindihan namin to, Lord, please take it out. Help us, Lord God, to understand what you want us to learn today. Lord, open our hearts and our minds. And as we study your word, let it be your words, not mine, Lord. Paalala niyo po sa amin na talaga pong ginawa niyo kami for a purpose. One of our purpose. Ayaw niyo po, Lord, na kami po ay lugmok na lugmok. Kundi gusto niyo po, kami ay mamuhay na mapayapa at maayos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, I'll read our verse, no? Our verse is found in 3 John. Actually, isang book lang ang 3 John, ano? Sa 3 John, isang ano lang siya. Isang chapter lang siya. So, basahin natin, ano? 3 John, verse 2. Sabi niya, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. So, sabi niya, dito si John, sinasabi niya na, I pray that you will have good health. Now, looking at this, God wants us to have good health. No? G stands for good health. Ayaw niya yung lugmok tayo, may sakit tayo. Now, the question is, bakit nangyayari yung mga sakit? Actually, my friend, I really don't know then. Because my understanding, feeling ko man na antali-talino ko, pero these are just foolishness for God. Kasi the ultimate knowledge of God is greater than any human can understand. But, magbabago kasi on how you think and see life when you learn that God is in control and that He is aware. He knows what's going on in your life. If you have cancer, God allowed that to happen. I don't know why, but God allowed that to happen. Madalas kasi sa atin, we only accept the good things from God but don't accept the bad things. Like for example, masagana ang buhay ko, sige, okay lang. Okay, pero pag nagkaroon na ng sakit, Lord, bakit? Bakit kailangan ko magkasakit ng ganito? Bakit? Sabi mo, di ba, good health, Lord? Gusto mo ng good health? Pinakamatay, nagpakamatay. Inalaw mo pa nga mamatay ang anak mo na si Jesus sa cross. Tapos biglang magkakasakit pala ako. No? So, the point is, tandaan natin palagi, no? That God wants the best for all of us. Hindi man natin alam, hindi natin masukat ang kanyang understanding about what's going on in our life, but trust that He is in control. He knows His plans for us. He knows His plans for you. Tandaan mo, if you're having
bad health, God wants you to be well. And I don't know why He's allowing that. Maybe there's some purpose. Siguro para umingat ka na sa mga kinakain mo dahil baka dati masyadong pabaya yung pagkain mo. Kung ano-ano puro taba o kung ano-ano yung kinakain mo. Ako actually mahilig ako sa taba, no? And so far, I'm doing well naman kasi nag-exercise ako. But you see, minsan kasi nakakapagtaki, no? Ito, makwento ko sa inyo. Meron akong kakilala. He lived a life well naman. Hindi nga umiinom, no? Hindi nagyoyosi. And then, was diagnosed with cancer. Why? Cancer of the liver. Tataka ka, bakit? Eh, maayos naman yung buhay niya. Hindi naman siya nag-ano. Parang, tataka ka, why? You see, we don't know why these things has to happen to us. But remember that God wants us, no, to just fully trust in Him. Hindi man natin maintindihan kung bakit, but the only way, and the only way for us, or the only peace that we will have is to have that peace first with God. Kailangan muna nating iayos yung mga sarili natin. Commune with God, commune with His plans. Bakit? O ano ang purpose niya? Bakit ganon? Kasi sabi niya, gusto niya ng good health eh. Bakit tayo nagkakaroon ng sakitan yan? Bakit nagkakaroon? But may COVID. No? Remember, nakwento sa akin isang araw, yung isang doktor daw nagka-COVID. Alam niyo kung magkano ang ginastos? 2 million. No? Ganong kalaking pera. You see, my friend. Ako, right now, I just surrender everything to God. No? Nung isang araw, nung, kasi nakakaparani nga eh, yung magkakasakit ka, yung magkakaubo ka. No? Dahil nagka-lagnat pa ako, pero wala naman. I'm good. No? Okay na ako. Kasi nakakaparaning, Lord, bakit kailangan ko magkaganto in this time of pandemic? Pero, you see, siguro dahil masyado akong nagpainit-init, masyado akong trabaho, kailangan din siguro magpahinga. So, you see, it always depends on you, on how you will see things. If you look at it as that God is in control, or you look at it as, hindi, yung gobyerno walang kwenta, hindi, yung mga ayuda tinatago, hindi nabibigyan ng ayuda. Ako, honestly, ever since nagkaroon ng wala kami natanggap kahit konti. But it's okay. Kung bibigyan, okay. Kung hindi, okay. Basta, importante, bigyan man kami o hindi, we're still alive. We're doing well. And we have good health. Mabigyan nga ako, tapos mag-COVID naman ako, hindi rin kakasya. So, okay lang. Kaya ako, I'm learning to just trust God in whatever it is that comes my way. Itong mata ko, okay. Okay lang. Dahil siguro, para mas maging maingat sa pagda-drive, no? Ganun. Katandaan mo, kapatid, if you have problems, health problems, God wants you well. Now, if you have this problem, then maybe it's time that you commune with Him. Find out. I can't answer for God because iba yung kalase ng ano niya, but find out from Him. Maybe it's time that you go deeper with that relationship that you have with Him. Maybe shallow lang masyado, medyo ganito lang. Hindi, kasi okay naman ako. Hindi. Diba? Minsan, mga kapatid, madalas nararamdaman natin ang Diyos pag nandun tayo sa kahirapan, pag nandun tayo sa mga problema. Maybe He wants that. No? But trust that God wants us to gain good health. Okay? Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for your word. Salamat, Lord God, at talagang gusto niyo po ang kabubuti para sa amin. Your plans are great. Your plans are for our good. And you are giving us a future, Lord God, that we can hope for. We may not understand the things that are going on, Lord, in our lives right now. Bakit may mga problema? Bakit kailangan may mga sakit? Bakit kailangan may pandemic? Bakit kailangan, Lord, may kahirapan? Bakit kailangan mga ganong klaseng bagay, Lord? But Lord, we trust that you are in control. Regardless of what's going on in our life, your purpose for us is to be well, to have good health. Kung meron man po, Lord, mga mahal namin sa buhay na may mga sakit ngayon, Lord, I pray that you heal them, you touch them, Lord God, with your mighty hands. Kayo na po bahala, Lord, we will pray and ask you to heal them, but if it's your will, kung ano man pong gusto niyo, Lord, kayo bahala. If you want them to get well, then so be it. If not, Lord, then so be it. Kayo pong bahala, Lord. You know your plans. Our plans, gusto namin puro good lang, Lord. And kasi yun lang naman ang alam namin planuhin eh. Pero Lord, I know that these things that are happening will be for our best.
Ikaw po bahala, Lord God, sa mga mahal namin sa buhay na may sakit, Lord. Touch them, yung mga nagda-dialysis, yung may cancer, yung may problema, Lord, na hindi na makatayo. Lord, I pray that you do those miracles, Lord God, that you're able to do. We will just aasa lamang kami sa iyo, Lord. Kung gusto niyo po silang ma-heal, they will heal. But if not, then I'm sure that your plans is greater. Lord, I dedicate and surrender everything to you. In this mighty name of Jesus we pray. Amen. So, kapatid, tomorrow I hope that you stay with me for another about our lives, no? But remember, God wants us to have good health. God wants us to prosper. God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.